Nandito na po tayo ngayon sa sinasabing Wadi Hanifa. Ayan. Sinusundan ko lang po yung mapa patungo sa napakagandang mga view ng Saudi Arabia. Ayan, tunghayan niyo po guys, isa ito sa mga pinakasikat or pinakamahaba na valley ng Saudi Arabia. Yan po ang tinatawag na Wadi Hanifa. So ayan, ito na po ang kanyang paligid or ang mga way na papunta doon. Makikita nyo rin po dito yung mga malalaking bahay at ang mga lumang bahay na kung saan ay lumang-luma na siya. Ayan, tingnan nyo po ang kanilang mga ari-arian. Napakalaki po yan ng mga compound, ng mga area, ang bawat square meter ng bahay nila. Minsan ay umaabot na ng hectares dahil po ganun po katindi at kayaman ang Saudi Arabia. Ayan. Napakaganda na po, ito na po ang tinatawag na Wadi Hanifa. Ayan. So napakahaba na valley na ito. Bali pag tag-init, wala po siya masyadong tubig. Pero pag dumating na yung tag-ulan, baya, napakaraming tubig din. Ayan. Ayan na guys, makikita niyo po. Ayan. Simula na yan ang Wadi Hanifa. Ayan, mahaba po yan. One way lang po ito, may kasalubong po kayo dito kasi ano na po ito parang probinsya lang siya. Pero syempre, nakikita niyo po, hindi po puro disyerto at buhangin sa Saudi Arabia. Ayan, marami din po mga kahoy at magagandang tanawin. Ayan, katulad na lang yan ng valley na yan. Ayan yung kanyang tubig, kung makikita niyo, maagos lang yan. Ayan, may tubig po yan. Dahil po ay, yan po ay Wadi Hanifa Valley. Maliit lang siya na valley, hindi siya kalawakan. Pero napakahaba po nito. Ayan, halos sakop po ito ang kalahating Saudi Arabia. Ayan, napakaganda. Yan po ang Wadi Hanifa Valley. So ayan po, tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan. Hanggang umabot tayo sa... Ayan, ganyan po ang Wadi Hanifa Valley. Yan yung pong water, galing pa po yan sa pinakamalayong-malayong ilog. Ayan, pero maliit lang po siya na ilog. Yan po sa loob niyan ay farm. Ayan, mga dates. So may security guard po yan. Ayan. Ayan. Dito po tayo pupunta. Ayan, ayan po ang kanyang tubig. Kung saan umaagos lang po yan eh. Ayan, patuloy lang po ang kanyang pag-aalos. So ayan guys, napakaganda ng view. Sana po ipamangha kayo sa aking video na to at ma-explore nyo rin ng konti ang beauty ng Saudi Arabia. Ayan, ayan po, may mga farm po yan ng dates kung saan dyan po ay binibred yung mga dates natin. Ayan, napakasarap po yun na pagkain or sweets para sa mga Arabo. Dito na po, makikita nyo po, may tulay po sa unahan. Ayan. Papunta naman po yan sa Mika Street or Tariq Mika, yung sinasabi niya. Ayan. Al-Uraidya. Ayan na po, Wadi Hanifa. So diretso lang po tayo, syempre. Baybayan lang po natin ang kahabaan na to. Ayan, Wadi Hanifa. So may mga label po yan, no? Kung saan ka pupunta, Al-Uraidya, Darat Badia, or Wadi Hanifa. Ayan. Tuloy-tuloy lang po yan. Ayan na po yung trend na ginagawa ngayon. Ayan naman po ay Tariq Madina. Ayan, pagunta. Pinatawag nilang Madina Street. Ayan. Napakaganda. Trend po yan, trend. Sakop po yan sa buong Riyadh. Pag sumakay ka dyan, pwede kang pupunta sa proper ng Riyadh or sa kung saan mang probinsya pa. Ayan. Yan na po ang napakagandang beauty ng Wadi Hanifa. So tingnan nyo po mabuti, may bundok din po tayo dito. Ayan.
kumbaga sa ating rest house. Ayan, so sa rest house, ayan kabilaan, mga rest house po yan, parang sa atin lang din po, kung saan dyan sila nagpapahinga minsan. Siyempre, nagpapalipas ng mga oras kung sila ay natutoxic sa city. Napakaganda po ng kanilitong Wadi Hanifa na ito. So napakahaba po nito ha, ang binabaybay po natin buong Wadi Hanifa po yan. Hanggang po yan sa napakalayong lugar. Nagdudugtong po yan. Dati ako konti lang dumadaan dito kasi hindi maayos ang daan. Ngayon po ay pinaganda na. Ayan, makikita nyo po may salubong po tayo. Tuwi lang po ito. So napakahaba. Ayan na po ang ilog. Nagbus lang po yan dyan. So paikot-ikot lang yung ilog na yan hanggang sa napakalayong lugar. So ito, napakagandang park, parang nasa gitna siya ng ilog. Ayan. Pwede po kayong mag-upo po dyan, mag-ihaw-ihaw, at syempre tama ang barkada o pamilya. Bawal lang po sa ngayon dahil po ay may pandemic at social distancing. Ayan. Napakaganda mga lumang bahay na yan. Makikita nyo yung pader, parang gawa lang yan sa putik. Yan po ang mga lumang bahay dito. Napakaluma na po ng mga yan. So ayan, dito na po tayo ulit. Of course, kung saan ay matutunghayan natin ang Wadi Hanifa Valley. Ayan, pag-search niyo po yan sa internet, ipapakita po yan sa inyo. Yan po ang the longest valley of Saudi Arabia. Ayan ha, kung may mga tanong kayo dyan, huwag po kayong magkalimot na mag-comment dyan sa aking video. At syempre, sasagutin po natin sa susunod natin na mga video. Ayan, Wadi Hanifa pa rin yan, papuntang Al Urayd dyan naman. So, ang pupuntahan natin ay isang malayong lugar. Pupunta tayo ng Tuwik. Yung Tuwik, malapit na po yan sa boundary ng Riyadh. Papunta na sa mga province. Doon po ako pupunta. Ayan. Ayan. Yan po yung ilog. Ayan. Maliit lang siya na ilog. Pero tuloy-tuloy po yan mga ka-changi, mga katropa. Tuloy-tuloy po yan. Kahit na napakaliit lang yan na ilog. So ito naman ay football field sa loob. Ayan. Napakalawak din yan. Hindi po puro disyerto. Pag sinabi natin Saudi Arabia, akala natin at expectation natin ay disyerto ito. Pero napakagandang lugar po dito. Unang-una, hindi nawawalan ng tubig. Hindi nagba-brown out. Pag nag-brown out man, ay ibig sabihin hindi ka na nakabayad ng kuryente mo. Ayan. Ganun lang po kasimple yun. Pero as long na nagbabayad po kayo, madalang na madalang yung brown out dito. Maliban na lang kung may mga technical problem. Saka kung sa tubig naman, nako, kung ang nawasa or mga basiwa ay nawawalan ng tubig dito po, never po. Paano masabi? Makaraming tubig dito. Ayan. So ito po ay rest house ng mga, syempre alam nyo na, mga royal na yan. Ayan, palasyo yan. At syempre napakalawak po yan. Buong pader na yan ay pag-aari nila. Ayan. Hindi nyo po sukat akalain kung gaano po yan kalawak. Pero talagang super duper lawak po yan. Super secured at syempre super cool ang kanilang mga pader. Mga lumang estilo pa na pader yan. Hindi po siya hollow blocks kundi bato na pinagtagpi-tagpi. Ayan. At syempre sa taas medyo dinidevelop na may mga subdivision na dyan. At dito naman may mga building na rin ng mga lalaki. Pero, syempre nandyan pa rin yung ilog. Ayan. Makikita nyo pa rin yung ilog. Ayan. Maliit lang siya. Hanggang po nasa way natin itong Wadi Hanifa, kukuhaanan po natin ng
napakagandang view ang ating vlog na ito. Kaya po, huwag pong kalimutan mag-subscribe at syempre, click na rin ang notification bell. Ayan. Dito, yung compound na to, iba na naman may-ari. Pero ganun pa rin, royal blood pa rin. Ayan. Kanya-kanya silang ektarya dito. Kanya-kanya silang ari-ari-ay. Ayan. At sa right side, ayan pa rin yung maliit na ilog na bumabaybay sa buong Saudi Arabia. So guys, dagdag kaalaman po sa atin yan na pag pumunta po tayo ng Saudi Arabia ay napakaganda po talaga ng kanilang lugar. Hindi po ito disyerto na puro buhangin, kundi mayroon din po mga green view at syempre mga tinatawag na landscaping. Tayo. Dahil ang pupuntahan po natin ay sobrang layo. Yun yung Tuwik. Tuwik. Napakalayo ng Tuwik. Ayan. So kanina sa right side natin yung Wadi Hanifa. Ngayon nasa left side na naman ito natin. Ayan. Nandun na naman sa left side. Sobrang ganda po yan. At syempre, napakasarap po dito tumambay-tambay paghapon, lalo na pagtaglamig. Nafe-feel nyo po ang buhay probinsya, ika nga sinasabi. Buhay probinsya. So, syempre, dito tayo. Of course, sundan lang natin yung mapa. At babalik tayo. Okay, ito ibang padyar na naman. So, iba na naman yung may-ari niyan, syempre. Ayan, napakaganda po niyan at napakataas din ang kanilang padir. So, iba na naman pong may-ari niya. Ayan, tunghayan niyo po yan ang napakalawak na ari-arian. Ayan, ha. At syempre, yung kanyang style, talagang lumang style pa po yan. Antique style na padir. Kung baga, century. Tingnan niyo po kung gaano po yan kataas. Siguro mga nasa 30 feet. Ayan. Ang padir pa lang. Ayan, napakataas po niyan below the ground. Ayan o. Napakaganda. At napakalawak. Ayan. Siyempre, alam na kung sino may-ari. Royals pa rin. At dito naman sa kaliwa natin, yun yung ilog pa rin na napakaliit na pinipreserve nila. Yun yung Wadi Hanifa. Ayan. Napakaganda. Ayan o. May tulay pa na maliit. Ilog po yan. Tuloy-tuloy yan. At sa kanan natin, hindi pa rin natapos-tapos na mahabang padir at napakalaki talaga ng kanilang mga ari-arian. Ayan po. Imagine that, kanina pa po tayo nagbabiyahe, pero yung padir na ito ay hindi pa rin napuputol. So, ibig sabihin, kung gaano po yan kalawak, hindi nyo po ma-imagine. Kahit ako po, hindi ko po sukat akalain kung gaano ito kalaki at kalawak. Ayan. Ganun po dito kayaman ang Saudi Arabia. Ganun po sila kayaman at ganun po kalaki ang kanilang ari-arian. Tingnan nyo naman po, ayan, hanggang dulo po yan. So, ang dimension yan, nandun pa hanggang sa kabila. Ayan, makikita nyo po talagang century style yung kanilang padir. So, paggabi, napakaganda yan kasi may mga ilaw, ayan, nakakabit. Pati bundok po, ah, bundok na po yan, binakuran pa yan. Dahil po, pag-aari po nila. Ayan. May halintulad mo po ito sa mga talagang napakalalaking mga ari-arian. Ayan, paikot po yan, halos buong area na pong sinakop nila. At syempre, sa kaliwanan dyan pa rin ang ating Wadi Hanifa Valley. Tuloy-tuloy lang po yan, ayan. Ayan po, basta mga royal po dito, may security guard po yan, ayan. May mga polis po yan na nakabantay sa bawat sulok ng kanilang ari-arian. Ayan, nakita nyo po ah. May polis po yan na nakabantay. Ayan, at dyan naman po sa kabila. Ay, iba na naman yung may-ari. Nandun po yung rest house sa pinakatuktok ng mundo. Oh my God! Wow! Ayan, kung makikita nyo po,
may bahay po doon, may swimming pool po yan, at saka syempre may lahat po ng kailangan nandun, kompleto yan. Ayan, nasa tuktok po yan ng bundok. Ayan, napakaganda po ng kanang rest house na yan. Ayan, sobrang cute, sobrang ganda, nasa tuktok ng bundok. Syempre sa kanan mo bundok na, pero may bakod pa rin po yan, may mga bakod pa rin yan. Ayan, hindi po nawawala yung bakod dito sa kanan, yung kanina pa rin, yung century style na bakod, tuloy-tuloy pa rin yan. At sa kaliwa naman, iba na naman yung may-ari na yan. Ayan po, nakita nyo po at na-experience nyo po ang ating biyahe. Ayan, samahan nyo lang po ako lagi sa aking mga vlog, at ihahatid ko po sa inyo ang iba't ibang view at syempre places dito po sa kakaibang ganda at lawak ng Saudi Arabia. Ayan, so ayan na po, nakikita na po natin. Ayan, dyan naman po ay iba na naman ang may-ari, at syempre napakalawak pa rin. Ayan, so mga ka-tiyangge, mga ka-vlog, huwag po kalimutang mag-subscribe at mag-comment below kung kayo po'y may mga tanong, at sasagutin po natin sa mga susunod nating mga video. Ayan, at kung may nakita po kayong napakalaking building na yan, ayan, kung nakikita nyo po, yan po ay Ritz-Carlton Hotel. Ayan, so guys, see you sa mga next ko na video.